Esoterika, Maynila. I'm a my role as Mario kasi kayo bakit nakapiring kasi parang it shows like yung pagka-innocent ni Mario nung actor kasi probinsyano siya, napunta siya sa Manila then wala siyang alam hanggang marami siyang na-meet na mga iba't ibang tao, marami siyang mga especially na-inlove kasi siya sa mga transgender and so medyo may pagka halintulad siya ng movie yung about kay Pemberton na I thought na babae, transgender, parang gano'n. So, si Mambo Sanson Roa, ang role niya was transgender. So, most of the ladies na, no, I mean, mga transgender. Pero meron talaga kami kinuha na transgender. Na babaeng-babae yung features niya. So, yun. Sino pa yung mga kasama niya? Si Miss Nuki Serna, Vince Tanyada, and Carlos Seldran. Yeah. Si Vince naman, siya yung antagonist dun sa movie. Yeah. Antagonist siya sa movie. Tapos, pwede nga naman din yung ano meaning ng esoterika? Esoterika Manila, like, parang many are called but few were chosen. Parang marami nakipagsagaran dito sa Manila, parang gano'n. And then, titignan na dahil sa hirap ng buhay, nila yung nakakamit na success. Ganun. Pero dito si Mario kasi talagang nakapagsagawa rin siya. At the same time, yun nga, marami siyang experience, particularly sa transgender. So, napoli love siya. Gano'ng ka-challenging ba yung role niya dito? May pagka-sexy yung movie. For me, that's already a challenge. Is this the most challenging role that you've got? Kasi usually, sa mga ibang acting job ko sa TV, ano lang, usually wholesome, tapos light yung role. Pero ito, first time ako naging lead sa isang movie, sa indie film, and I was asked to do a sexy film, so nag-workout ako to the max. Sabi nila, so, kailangan daw mayroong libog. So, ito na yung libog na may offer ko sa aking audience. Ang esoterika, Maynila. So, yun. Pero pasalamat ako kay Direk Elwood sa pagkuha niya sa akin. I asked him, why me? He said he saw me sa... Kasi I had a billboard before said sa yung aficionado, Joel Cruz, then he saw me parang Chinese. Ikaw talaga yung first choice niya. During the first press con before, si ano daw, hide din ko, I guess hindi siya pwede. Tapos nagkataon na nakita niya nga ako sa EDSA, sa billboards na sabi ko. Kasi kailangan, Chino Bello, sa Chinese, parang object of desire. So, nakita daw niya ako, na-fit ako dun sa role na Esoterika Maynila. May pagka-innocent looking. So, ano naman, bakit mo siya tinanong? Maamo, pero maraming experience, parang gano'n. And yun, nagpapasalaman ako kay Direk, sa producer din namin, kay Rex Theory. And recently, first time ako nag-attend ng international festival, which is the Hong Kong International Film Fest. So, nung nandun ako sa red carpet, talagang, alam mo yung mga press, they really, thought I'm a, yun nga, Korean, ano, nag-a-announce ko, ni-interview ko, English please, sabi ko. kasi sabi din naman nila, Direk, yung, at saka yung FDCP, yung development council. Parang lininho ang peg mo. Talaga. Sabi nila, yung paggalang pala sa Hong Kong is what, nagbabaw ka na rin. So, baho naman ako ng baho. Ay, ano naman yung sa tingin mo, bakit mo siya tinanggap yung nung in-offer siya yung agad? For me, para ma-inform ko ang public na Ronnie Liang is not just a singer, but also an actor. Tsaka sinasabi nila kulang nga daw ako sa libong. So, this one is pang-tapat dun sa questions about, ano ba sa ano na, yes, about libong issue. So, Ito na yun. Magtutundok ng lahat. Hindi lang sa Pilipinas. Pinalabas, pati sa abroad. Ito yung statement. This coming October, kapalabas din siya sa San Francisco Film Fest. Fascine, Filipino movie, film festival.
sa San Francisco. So, yeah. I remember sa Pinoy Dream Academy, no, I was asked about Headmaster Jim Barrales na about yung dreams namin. And isa sa sinabi ko na dreams ko yung gano'n na movie. And i-recognize din siya abroad or papalabas siya abroad. And na-recall ko yun nung nandung ako sa Hong Kong. Plus, I got the news na papalabas sa San Francisco. And at the same time, inano pa siya, parang dinidistribute pa siya sa ibang country. Although, hindi pa pwede sabi kasi baka nga tutupan siya. Anong rating niya? Rated? Sorry? Rated siya, R. Pero dito sa Shangri-La Mall, Edsa, I guess hindi siya pinayagam. Or hindi siya inedit as Asia. Ah, okay. Raw. Ano naman masasabi mo? Kasi recently lang naman sa FAMAX. Oo, yun nga. Yung movies. Yun nga. Nakakuha kami ng award sa FAMAX na Film Critic Choice Award. Ah, Film Critic Choice. Pakasalamat kami sa bumubuo ng 63rd. FAMAX sa pagbibigay sa amin ng ganung award. Such a prestigious award na tanggap na. Of course, part din ng buong team, lahat ng cast ng product. Tsaka direct and appearance, of course. How is hindi it? Hindi lang yung direct. There will be no Esoterika Maynila and there will be Ronnie Liang na maglibog sa movie. How is it working with Derek ba? Si Derek, kailangan matyaga ka talaga. And, very, ano, pag nag-work kami, talaga kung ano yung gusto niya, kailangan yung achieve namin. Doesn't matter kung ilang take, basta hindi be perfect, we will never stop doing sa sinay. And ito yung nag-shoot kami, isa sa pinakamadugo na nag-shoot kami sa Black Nazarene during the, sa Manila. So, pumunta kami sa middle ng crowd. So, kasi may part doon na parang mismatch yung babae. So, akala nila totoo. Gusto kaming kuyog. Kasi madalas yun. So, yung most memorable scene para sa'yo sa movie? Isa. O meron ka? Meron. Yung mga sexy scene ko. Sino ba yung part? Shower scene. Everything. Basta panoorin po ninyo. Just kami nga September 23 to 29.